What's up guys? So this is me, Patrick James Piusse. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell after you subscribe. So for today's video, gagawa tayo ng 10 facts about me. So alam niyo naman siguro yun, napanood nyo naman na siguro sa ibang channel yun o sa ibang vlog. So ngayon gagawin ko lang para naman makilala niyo ako ng lubusan. So nakikita niyo naman ngayon, wala pa akong ligo. Ayan, wala pa akong ligo. So bago ako mag-vlog, bago ako mag-start sa in the middle, maliligo muna ako tapos babalikan ko kayo. Syempre nag-intro muna ako para alam niyo yung basta yung nag-intro muna ako para sa inyo. So without further beginning, go. So maliligo na ako at init-init na ako nung oras na kagigising ko lang kasi. Kabaho na. So guys, babalikan ko kayo. Let's go. Hey yo, what's up mga kaport? So ayan, nakaligo na ako. Kasi nga pala, so ano, April 1 na. So magtulungan tayo, magpray sa isa't isa kasi para mawala na yung mga disease sa ating bansa, yung virus na COVID-19. So tulungan lang tayo mga kaports na magpray para mawala na yan. Para pagising natin, wala na lahat, malinis na lahat, wala na lockdown, malaya na yung iba. Kasi sobrang hirap ngayon, sa totoo lang, tamang bahay lang, ganun. Merienda, ganun. So, inaasahan ko ang inyong mga panalangin na sana magtulungan tayo. Magtulungan talaga tayo na para maalis na yung sakuna na yan. Without further ado, so yan, basta yung tulungan na lang. Without further beginning, do it. Start it! Hey, let's go. Nagbabalik ako ngayon. So, simulan natin sa una. The 10 facts about me. So, yung unang-una is maginoo. Bakit maginoo? Siguro dumadating sa time na pag may nakikita akong isang babae na parang kunyari na lang sa ano, school, mga classmate ko ganun, pag babae, di ba babae sila? Babae sila, tapos ngayon parang hindi, wala silang upuan ganun. Yung parang ganun. Yung alam niyo naman siguro yun, yung wala silang upuan, tapos ngayon ako na nakaupo na parang naaawa sa kanila kasi syempre babae sila, nangangawit sila, parang sasabihin ko, oh ito na upuan, parang ganun. Yung pagiging maginoo, yung kailangan mong gawin lahat para sa babae, hindi dapat saktan. Yung basta yung ganun, huwag mo silang saktan, basta bigyan mo lang yung dapat mong gawin para sa babae. Kahit hindi mo siya jowa, kahit hindi mo siya girlfriend, kahit hindi mo siya kaibigan, basta pag pagiging maginoo, kailangan mong gawin yun. Oh, the second one is pagiging gentleman. Ayun, yung parang ganun na nga, yung kailangan mong gawin lahat ng bagay para sa babae kahit hindi mo siya kaibigan. Kasi pag ginawa mo yun, parang mababaitan sa'yo yung babae. Hindi naman sa pagpapapansin. Lalo na kung crush mo, pwede mo rin gawin yun. Mga ganun bagay. Pero dapat gagawin mo yun kahit kanino babae. Hindi lang dapat sa crush mo, hindi lang dapat sa gusto mo. Yung mga ganun ba, dapat kailangan mong gawin yun kasi nga yun yung nararapat gawin. Hindi yun dapat na papapansin ka para lang mapansin ka niya. Kasi crush mo nga, diba? Kasi gusto mo nga. Gusto mo mapa sa'yo pero gumagawa ka ng mga ganong bagay. Dapat hindi ganon. Dapat sa iba ding babae, kahit hindi mo crush, gawin mo rin dapat mong gawin na ginagawa mo sa crush mo. Ganon. So the third one is siguro pagiging snubber. So ganon, may snubber din kasi ko minsan. Pag, lalo na sa school, lalo na pag bad mood ako. Kaya papasok ng school, tapos may initulong dahil sa bahay niya. E di papasok ako sa school na ganyan. Tapos ngayon, may mga babae minsan na nangiti sa akin, ganyan. Tapos hindi ko papansinin. Maraming ganun. Kasi mahirap mag-first mo pag hindi mo kilala. Ganun yung para bang ganun. Sabi nila, i-snubber, ganun. I-snubber, sabi niya. E di hindi ko naman kasi sila kilala. Dapat naman ako mag-first mo. Mahirap naman yung maging feeling love yun. Pero pag sila yung nag-first move sa akin, nangingitian ko. Ngingitian nila ako, why not to smile back, diba? Kailangan din yun, kasi syempre, ganun. Hindi, kailangan mo silang ngitian. Smile back mo sila. Kasi, yun lang, mapapasaya mo yung mga babae niyan. Pagka, ngingitian mo lang sila. So, mga ka-tropa, mga ka-approach nga, pinaliktad ko lang. Kailangan pag nakakita kayo ng babae, nangingitian kayo. Smile back, ganun. Itiya mo din. Kailangan mo din silang mapasaya. Ganun. So, let's move to another. Siguro yung pagiging mabait. Mabait? Like, parang sinabi ko nung una, kailangan mong gawin yung mabait. Yung para bang
Basta maraming meaning kasi depende kung matulungin, gumagawa ng tama, hindi nagsisinungaling. Basta yung mga ganun. Hindi naman siguro ako ganun na mismo. Pero may 50-50 parang ganun ako. Medyo mabait, medyo masungit. Yun. Depende sa mood. So, the second one is magalang. Ayun, magalang ako sa totoo lang, lalo na sa matatanda. Kaso nga lang, depende rin siguro pag gagalangin mo yung matanda. Magalang din ako, lalo na pag magalang sa akin yung isang tao. Kaya magalang sa akin nakakatanda. Kasi syempre, mahirap galangin yung matanda pag bastos kausap sa bata. Yung para bang, alam nyo naman ibig sabihin, siguro may nakakaranas din sa inyo na binabastos yung bata. Hindi pinagsasalitaan ng hindi magaganda. So paano mong gagalangin yung ganun? Paano mong mangungupo sa ganun kung ganun talaga yung ugali ng matanda? Pero sa ibang matanda naman, parang maggalangin mo sila kasi yun yung para sa kanila eh. Yun yung dapat ibigay ng kabataan sa kanila eh, yung paggalang. Pero kasi alam nyo kasi mga ka-upwards, napagdaan ako na rin yan. May mga matatanda na bastos din kausap na kumausap sa akin. Kaso nga lang, wala, hindi ko sila pinansin kasi syempre eh. Pagpapansinin mo pa yung gano'n eh, bastos na nga. Pag pinansin mo pa, pag pinatulang mo pa, bastos ka na rin tawag sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, pag may kumausap sa inyo na gano'n, huwag yun ang pansinin, umalis na lang kayo. Di ba alin pagsabihan kayo ng bastos ka kasi kinakausap tumatalikod. Okay lang yan. O gusto mo pa ba yung kakausapin mo, makikipagsagutan ka pa, lalapay away. Di tumalikod ka na lang kahit sabihan ka ng bastos. Okay na yun. Move to another na. Yung pagiging matulungin. Ayan, pagiging matulungin, bakit mo matulungin? Siguro, pag may mga ano, alam ng mga classmate ko yan, pag may mga activities sa school, yan, tumutulong ako hanggang sa makakaya ko. Yun, basta maging matulungin din ako, hindi lang naman pagdating sa school. Pagdating naman sa mga tropa dito sa amin, kunyari, ano, uy, Pat, may ano kami, may JS prom kami, tulungan mo naman ako pumorma. So ako naman to, mabait si Patrick. Si Patrick lang naman te. Tutulong naman sa inyo, andan tumulong kahit anytime, anywhere, any moment. Tutulong ako hanggang sa makakaya ko, ganun. Hindi naman ako yung taong madamot, ganun. Yung nangihingi ng tulong isang tao, ba't hindi mo tutulungan, di ba? Kung kaya naman, kung wala ka naman ginagawa. So, yung susunod is pagiging torpe. Ako parang ganun din ako, magiging torpe sa babae. Kasi syempre, mahihain yun. Effort pag pinaliktad mo yung word. Basta mahirap maging torpe. Paano ba yung ano? Kaya nga ano eh. Kaya nga wala akong jowa eh, kasi torpe ko eh. Basta ganun, mahirap. Sobra. Hindi ko alam kung paano ako kakausapin. Hindi ko alam kung paano ako sila kakausapin. Basta kunyari, may niligawan ako. Para bang ganun, alam niyo na ibig sabihin eh. Hindi na dapat explain. Number 9. Parang babae, totoo yan. Para akong babae pagdating sa relasyon. Sa relasyon ah, hindi sa galaw. Baka sabihin niyo eh. Adi, parang babae sa relasyon, totoo kasi syempre. Ako yung tipong lalaki na parang babae sa relasyon. Hindi naman yung ano, yung mga ganun. Basta, ang gusto ko lang naman is sumunod, ganun. Huwag baliin yung sinabi ko pag ganun. Tapos, kailangan may oras sa akin yun. Kahit torpe ko. Yun na nga, parang babae. Tapos, yan, parang babae din akong ano. Kung gumayak matagal, sobra. Pero talagang pinaghahandaan ko pag lalabas ako ng bahay. Depende na lang kung bibili lang sa tapat ng bahay namin ng kung ano-ano. So, let's move from the another one. So, siguro yung pagiging honesty. Kasi, syempre, kailangan mong sabihin yung mga dapat sabihin. Hindi ka dapat magsinungaling sa ibang tao para lang maging, you know, para maging mataas ka lang. Hindi dapat ganun. Sabihin mo dapat kahit mali ka, kahit masama ka, sabihin mo yung totoo. Hindi ka dapat magsinungaling para mas umangat ka lang. Para mas magmukhang malinis ka sa kanila. Dapat hindi ganun. Sundin mo lang kung ano yung tama. Sabihin mo lang kung ano yung mga tama. Hindi dapat magsinungaling lang para dun. Para sa ikakataas ng sarili mo. Oh, syempre, bago ang lahat huling huli is yung pagiging foggy. O pala mukha ko, no? Syempre, sarili mo na yan eh. Bigyan mo na ng self-confidence yung sarili mo. Huwag mo nang i-down yung sarili mo. Iba nga, dinadown ka na. Pati ba naman sarili mo, i-down mo. So, dapat iangat mo yung sarili mo. Sabi mo foggy ka kahit hindi ka foggy. Ganun, palakasan na lang, pakapalan ng mukha. Ganun, kasi syempre, yung ibang tao, dinadown ka na, tapos idadown mo pa, sama ka pa. Eh, sino mag-aangat sa'yo? Sino susuporta sa'yo? Di wala.
susuporta lang sa'yo, kundi sarili mo. Ganun, kalaban mo dyan sarili mo. Once na nagpa-down ka sa iba, down ka na rin pati sa sarili mo. Kailangan, angat ka. Hindi yung magpahila ka pababa. Yung mga ka-apports, dapat ganun lang tayo. Hindi tayo yung parang feeling and tagad. Basta kunyari, may sinabi sa isang tao, yung pangit. Ang pangit na ugali mo. Yung mga ganun ba? Hindi dapat iangat mo yung sarili mo. Hindi yung papahilta ka pababa. So, ayun. Siguro dun lang tayo nagtatapos mga ka-apports. So, yun na nga. Dun na tayo nagtatapos. So, abang kayo sa mga next vlog ko. So, for today's video lang, ito lang muna gagawin ko. So, kung may challenge kayo or gusto kayo ipagawa sa akin, just comment down below para alam ko naman. Or, just like it and share it to your Facebook account. So, and then, please subscribe my channel and click the notification bell. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yun. Paulit-ulit. So, tulungan nyo ako. I-subscribe nyo yung channel ko. Diba, makaawa ako? Kasi nagmamakaawa ako sa inyo na i-subscribe nyo yung channel ko. Para sa mga upcoming videos na darating, mapapanood nyo, mapapasayaw kayo. So, yun lang. This is the end of the vlog. Siguro tapos na muna. Abangan nyo na lang yung vlog ko bukas. Let's go.